ba kasing ginagawa mo? Tanong niya habang sinusuri ang kamay nito at manaka-naka pa rin iyong hinihipan dahil nakikiihip din ito ng hangin pag nakakaramdam ito ng hapdi. I just wanted to try cooking spaghetti but I just messed everything in here. Sabi nito na napatingin pa sa mga kalat nito sa mesa. Sana nag-order ka na lang sa labas o kaya sinabi mo na lang sa akin na gusto mong kumain noon para ako na lang ang nagluto. Napasok ka patuloy. Sermon naman niya. Inagilap niya ang ointment na pinanggagamot niya sa mga pasa nito at yun din ang ipinahid niya doon. Hindi pa natatanggal ang mga pasa mo pero may panibago ka na namang sakit. Gusto niyang mainis dahil nadagdagan na naman ang iniinda nito. Sorry, kasi kahit gusto kitang ipagluto, hindi ko naman alam. She said sadly as her head bowed. Parang may humaplos sa kanyang puso sa sinabi nito. Maingat niyang iniangat ang mukha nito at gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Parang nakipag-away ito sa itsura. Ang buhok ay nangalaglag sa pagkakatali. May ketchup sa pisngi sa gilid ng labi. Wala sa loob na pinahid ng kanyang daliri ang gilid ng labi nito at saka iyon dinala sa kanyang bibig. Sweet. Sabi niya na parang nalasahan ang niluto nito. Their eyes met for seconds and no one seems want to cut the gaze. His eyes dropped to her red lips which were slightly parted. He swallowed. There was a sudden desire on his heart to taste that lips again. His head slowly moved down to her face. Titig na titig sila sa isa't isa habang palapit ng palapit ang kanyang muka. Nakita niya ang pagpikit ng mga mata nito. And he swear, only the beating of their heart can be heard on the place. He felt like he ride a roller coaster when their lips met. It brings them a different emotion. It was so magical. Dinaman niya ang kalambutan ng bibig nito. Parang may sariling utak ang kanyang bibig na gusto pang mapalalim ang halik na iyon. He want more. Manayad muna niyang ginalaw iyon na para bang tinatantya ang magiging reaksyon nito. Ang kamay niya ay umakyat sa likod ng ulo nito at kinabig niya iyon para mas mailapat niya ang bibig sa napakalambot na bibig nito. His tongue was knocking at her lips, wishing her to open and allow him to get inside. At hindi siya nabigo. Nanggigil siya sa lambot ng labi nito. She's so sweet. Oh, natigilan siya nang dumaing ito. Hindi niya namalayang nakagat na pala niya labi nito sa gigil. Mabilis niya iyong hinaplos ng kanyang daliri. I'm sorry. Bulong niya na hindi pa rin nilalayo ang mukha sa mukha nito. They are both panting. Sorry, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Masakit ba? Nag-aalala niyang tanong. Pinatakan niya ulit ng halik ang namamaga nitong labi dahil sa halik niya. Napaungol siya nang nakatitig lang ito sa kanya. Stop staring at me like that, baby. Huh? Naguguluhang tanong naman ito. I said, stop looking at me as if you want more. Baka makalimutan kong nasa kusina pa tayo. Sabi niya habang hinahaplos niya ang pisngi nito. Napakaganda ng kanyang asawa. Ito yung tipo na hindi niya pagsasawaan na titigan ng mukha. Oo, at malayo ang personalidad nito sa mga babaeng pinapangarap niya. Pero dito lang niya nararamdaman ang ganitong klaseng pakaramdam. At first, he restrained himself not to get close to her. Baka kasi hindi niya kayang pigilin ang sarili. Sa tuwing nakikita niyang nakatanaw lang ito sa kanya mula sa malayo, parang gusto na niyang lapitan ito. Pero napakabata pa nito para sa kanya at ayaw niyang masira ang kinabukasan nito. Pero nangyari pa rin at kasal na nga sila. Kung noon nahihirapan siyang magpigil, ngayon pa kayang nasa sa kanya na lahat ng karapatan para ang kinin nito? Kailangan ko nang kumilos. Bulong niya sa pagitan ng noon nito dahil nakalapat pa rin ang kanyang bibig doon. Parang natauhan naman ito at agad nang tumayo at lumayo sa kanya. Nakita niyang namula ang mukha nito at hindi makatingin sa kanya ng diretso. Kaya hinuli niya ang baba nito at pinaharap sa kanya.
Masuyo ulit niyang pinatakan ng halik ang mga labi nito. You are more beautiful when you get blush, baby. Nakangiti niyang sabi, saka na siya tumayo. Baka kasi hindi niya mapigil ulit ang sarili para ang kininulit ang labi nito. Napabugas siya ng hangin nang mailibot niya ang tingin sa loob ng kusina. Lumapit siya sa bintana at nalakihan niya ang bukas noon at hinawi niya ang kurtina para makapasok ang hangin. Napansin niya ang kaserolang nakasalang kaya sinilip niya iyon at parang gusto niyang matawa sa itsura ng pastang parang minorder. Kinuha niyang strainer para masala niya iyon pero duda siya may tubig pa iyon dahil tuyong-tuyo ang itsura. Napailing siya nang umalingasaw ang sunog na amoy nito na isinasali niya iyon sa strainer. At tama nga ang hinala niya dahil parang kanin iyon na natutungang ilalim. Yung puti lang ang kinuha niya at yung nasunog na ay nilagay niya sa plastic para itapon. Pinatuluan niya ng tubig ang medyo durog na pasta. Pagkatapos ay pinagilid niya para matiktikan ng tubig. Hinarap niyang ginawa nitong sauce na nasa frying pan. Madami iyong sahog. Kumuha siya ng kutsara at tinikman iyon. Ninamnam niya ang lasa. Napangiti siya. Kaya pala ang tamis ng bibig nito dahil ang tamis pala ng ginawa nitong sauce. Pero okay na din. Pwede nang pagtiisan. Binalingan niya ang lamesa. Napatingin siya sa asawang mataman lang na nanonood sa kanya. Napakamot ito ng ulo nang makita ang mesa. San galing itong mga ito? Tanong niya sa mga gulay na nandodoon. Lumikot ang mata nito habang nakakagat sa labi. Yun ang isang mannerism ng asawa na napapansin niya. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Nag-aaway ang mga daliri habang nakakagat sa labi. Pumunta ako sa palengke kanina. Yan kasi mga gulay na palaging binibili ni Yaya eh. Paliwanag nito na parang hindi mapakali. Kumunot ang noo niya. Sinong kasama mong pumunta ng market? Ako lang. Mahinang sagot nito. Marahas siyang napabuntong hininga at saka tinitigan nito. Next time, huwag kang pupunta doon na hindi ako kasama ha? Paano kung may nangyaring masama sa iyo doon? Sermon niya dito. Tingin kasi niya dito ay hindi ito sanay sa ganoong lugar. Marami pa namang masasamang loob na nagkalat sa ganoong lugar. Alam niya dahil naranasan na niyang tumira doon at isa siya sa mga iyon noon. Ang mga tipo nito ang madalas na nadadali ng mga magnanakaw. Buti kung manakawan lang. May mga magnanakaw pa naman na gumagamit ng patalim. Answer me, Monique. Huwag na huwag kang pupunta doon na hindi ako kasama. Ulit niya sa asawang nakamata pa rin sa kanya. Pero marunong naman ako kasi isinasama ako noon ni Yaya. Giit nito. Noon dahil kasama mo si Yaya mo. Pero ngayon ayaw kong pumupunta ka doon ng mag-isa. Kung may gusto kang bilhin doon, sabihin mo sa akin para ako nang bibili o kaya sasamahan kita. Dagdag pa niya. Nagkakaintindihan ba tayo? Tanong niya dahil hindi ito sumagot. Oo na po. Sagot naman ito at parang sumimangot pa. Lumapit siya dito at tumayo sa harapan nito. Tumingala naman ito sa kanya. Hinaplos niya ito sa buhok. Ayaw ko lang na mapahama ka kaya sana huwag matigas ang ulo ha. Sabi niya habang hinahaplos niya ang mukha nito. Oo na, sasabihin ko sa iyo pag gusto kong pumunta doon. Anyway, ayusin ko lang ito para matikman na natin ang luto mo. Sabi niya, saka na lumayo dito. Hinubad niya ang damit at saka niya hinagilap ang apron. Nakaharap siya sa asawa habang tinatali ang apron sa likod. At napangiti siya nang makitang itsura nito na titig na titig sa katawan niya. Habang ang mga labi nito ay medyo nakaawang. Kitang-kita ang paglunok nito. Well, he will not be surprised to her action. Hindi naman sa pagmamayabang pero alam niya na nabiyayaan siya ng katangian na kinababaliwan ng mga babae. At alam niyang normal na babae ang asawa, lalo na't bata pa ito. Pakiramdam niya ay isa siyang sikat na tao na nagpapalabas sa harapan nito habang nagliligpit siya ng kalat nito sa kusina. Parang binubusog nito ang mga mata sa paraan ng pagtitig nito sa kanya.
The adoration on her eyes are visible and it's turned him on. After the kiss they have shared, parang mahihirapan na siyang matulog sa gabi. Nakatabi ito na hindi ito naaangkin. Ang lakas makataas ng libido ng titig nito sa kanya. He can't help not to swallowed. Easy buddy, this is not the right time. Pagpapaalala niya sa sarili. Napahilamos si Ace sa mukha dahil sa frustration. Ilang gabi na siyang walang maayos na tulog at hindi niya alam kung hanggang saan siya tatagal. Iniisip pa lang niya ang asawa na nakahiga sa kama ay para na siyang nababaliw. He cursed. Parang nakikita na naman niya ang sarili sa loob ng banyo na naglalabas ng init ng katawan. Ilang beses na ba niyang ginawa iyon? And it's getting worse. His needs intensified as if he was no longer satisfied with his own touch. He want more. He want to take his wife. Gusto na niyang angkinin nito pero pinipigil niya ang sarili. Pumasok muna siya sa banyo sa kabilang kwarto at nagbabad sa shower. Kahit nahihirapan siyang matulog na katabi ito, ay mas pinipili pa rin niyang tumabi dito. Pero sinisiguro niyang tulog na ito pag tumatabi siya. Mabilis lang makatulog ang asawa at malalim itong matulog. Sa umaga naman ay tulog pa ito pag bumabangon siya sa higaan. Malapit na maghating gabi kaya pumasok na siya doon. Tapos na din niyang mailabas ang init ng kanyang katawan. Naipikit niya ang mata nang maamoy ang amoy nito sa loob ng kanilang kwarto. Ang lampshade lang ang nakasindi sa loob. Hindi sila nagpapatay ng ilaw dahil ayaw nito ng madilim. Tulog na ito. As usual, suot-suot na naman ito ang t-shirt niya. Hindi niya alam pero gustong-gusto nitong isuot na pantulog ang mga damit niya na lalong nagpapahirap sa kanya. Umupo siya sa gilid ng kama kung saan ang pwesto niya. Inatak muna niya ang kumot at kinumutan ito bago siya sumampa. Buti na nga lang at pandyama pa ang sinusuot nito. Inayos niya ang kanyang unan bago humiga. Inilagay niya ang dalawang palad sa ilalim ng kanyang ulo at napatitig sa kisame. Gumalaw ito at para siyang naligas nang dumantay sa kanyang dibdib ang kamay nito at pumatong ang makinis nitong hita sa kanyang hita. Damang-daman niya ang init na hatid nito sa kanya. Ang ulo nito ay sumiksik banda sa may kilikili niya kaya medyo binaba niya ang braso para doon ito makaunan. "You're torturing me, baby," he whispered as he watched her sound asleep. Hinarap niya ito at ginabig ng yakap at sinubukang ipikit ang mata. Nalimpungatan si Monique sa pakiramdam na may nakadagan sa kanyang katawan. Minulat niya ang mata at for the first time ay namulatan niya ang asawa. Kumabog ang kanyang dibdib. Nakayakap ito sa kanya at ang hita nito ay nakadagan sa kanyang hita. Nakaunan siya sa braso nito at medyo nakatingala ang kanyang muka. His breath fanning her face. Ang bango pa rin ang hininga nito. Napangiti siya. "Why are you even more handsome in the morning?" Mahina niyang bulong habang titig na titig pa rin sa mukha nito. Parang naramdaman nito ang paniniting niya dahil gumalaw ito at unti-unting nagmulat ng mata. "Morning," alanganin niyang bati nang nakatitig lang ito sa kanya na parabang tulog pa rin ang diwa. Pinikit-pikit pa nito ang mata. Nginitian niya ito pero ito ay nakakunot ang noo kaya itinaas niya ang kamay at pinaraan niya ang daliri sa noo nitong nakalukot. "Ang aga mong nakasalubong ng kilay," sabi niya habang hinihilot niya iyon para maunat. Hinuli nito ang kanyang kamay. "Ang aga mong nagising," pabulong na tanong nito sa kanya. Ngumiti naman siya. "Hindi ko alam, dahil siguro gusto kong makita ka kung anong itsura mo pag bagong gising." Birong sagot naman niya. Mahinang natawa naman ito. "So, are you disappointed now?" Salubong ulit ang kilay nitong tanong sa kanya kaya tumawa siya. "Oh no, baby. It goes deeper," sabi naman niya at niyakap ang braso sa bewang nito. He growled as if he didn't like what he heard. Tumihaya ito. "Happy 1 month sa rehab." Bati niya at saka din siya tumihaya pero humarap ulit ito sa kanya na parabang nagulat.
1 month na ba tayong kasal? Tanong nito kaya napatingin siya dito. Tumango siya. Yes, 1 month ka nang nagtitiis sa akin. Mahina niyang sagot. Nakakaramdam siya ng hiya dito dahil ito ang may-ari ng bahay pero parang ito ang nag-a-adjust sa kanya. Wala siyang naririnig na reklamo kahit na palaging palpak ang mga ginagawa niya. Ilang puting damit na ba nito ang nilabhan niya na nahawaan ng kulay dahil pinaghalo-halo niya sa kumukupas niyang damit? Ilang gamit na ba nito ang nabasag niya? Ilang beses na itong nag-is-is ng kaldero dahil sana pabayaan niyang masunog ang niluluto? Ilang beses nang kumain ang niluto niyang sunog? Kung hindi sunog, sobrang alat, okay, matabang, pero kinakain pa rin ito. Sino nagsabing nagtitiis ako sa'yo? Ha? Masuyo naman itong tanong sa kanya. Napanguso naman siya. Ayaw mo lang aminin? Sabi naman niya. Alam kong hindi akong pinapangarap mong mapangasawa pero dahil sa nangyari, natali ka sa akin. I thought everything was easy then. Sabi ko noon, I will do everything to make you love me too. That I can be enough for you. But every time you come home tired, and I can't even prepare you a decent food. Naalala ko sinabi mo noon na hindi ako ang babaeng pinapangarap mo. And I will never be her dahil wala akong alam. Hindi kita kayang alagaan. God knows how much he wanted to be that girl but hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil napaiyak na siya. Hey, what the... Maagap nitong pinuna sa mga luhang naglanda sa kanyang pisngi. Shhh, ba't ka nag-iisip ng ganyan ha? Alo nito sa kanya. I am ready to set you free now, even if it hurts. But please, stop blaming yourself for what happened before. She closed her eyes and let her pain inside to be felt. Her love for him is not selfish. Ayaw niya itong ikulong sa pagsasamang hindi nito gusto. Wait, what do you mean? Takang tanong nito na hinawakan pa nito ang kanyang mukha para magkatitigan sila. I will set you free, Ace. She whispered. What? Why? Gulat na tanong nito. Nag-unahan ulit ang kanyang mga luha. Dahil nakikita kong hindi ka masaya. Na hindi ka matahimik. Hindi ka makatulog sa gabi. Lagi kang balisa at ayaw kong nakikita kang ganun. Sabi niya na hindi na tinago ang nadarama dito. Matiim siya nitong tinitigan sa mata. Tell me the truth, Monique. Hindi mo na ba ako mahal? Seryosong tanong nito kaya napatitig siya sa mga mata nito. Mahal na mahal. I'm in love with you even more and so deeply, Ace. At habang tumatagal, para na akong nalulunod. Natatakot ako na baka pag nagtagal pa tayo, hindi ko na kayang bumitaw sa'yo. Napapikit siya nang haplusin nito ang kanyang mukha. Then, hold me tightly, baby. Dahil hindi ako papayag na umalis ka pa. Bulong nito kaya naimulat niya ang kanyang mata. No matter how I try to keep myself away from you, you are still pulling me and is still falling for you. Her eyes widened. She couldn't believe of what she heard. Maybe you are far from the woman I want to be with. Pero hindi ko na kayang tingnan ang hinaharap nang hindi ikaw ang aking kasama. Madamdamin na pahayag nito habang hinahalikan nito ang kanyang kamay. Namalisbis ang kanyang luha sa narinig. Sunubsob niya ang mukha sa dibdib nito at doon niya pinakawalan ang hagulhol niya. It feels like as if her heart could explode anytime. Shh. Sorry sa mga sinabi ko sa iyo noon, baby. Sabi nito tinalikan pa siya sa noo. Napatingala siya dito. Mabilis nitong tinuyo ang luha sa kanyang mukha. Unti-unti niyang naipikit ang kanyang mga mata nang bumaba ang labi nito sa kanya. Marahang dumampi iyon sa mga labi niya pero siya na ang gumawa ng paraan para mas mapalalim iyon agad. I need you now, baby.
ungol na sabi nito habang titig na titig sa kanya. Kaya napatingin din siya sa mukha nito. Parang humihingi ito ng permiso sa kanya. Kita niya ang mukha nitong namumulat, punong-puno ng pagnanasa ang mga mata. Hinaplos ng daliri niya ang nangingintab nitong labi. "Then, take me. Nasa sa'yo lahat ng karapatan, Ace," she answered passionately. Parang yun lang ang hinihintay nito. Natatawa na naiiling si Ace habang nagluluto ng ulam nilang menudo. Ang gaan-gaan ang kanyang pakaramdam. Nakascore na eh. Nakailang round ba sila? Ang asawa niya ay iyon, tulog na tulog nang iwanan niya. Na hindi na nga yata nito alam na nilinisan niya ito kanina. Dadalhan na lang niya mamaya ng pagkain sa kwarto pag nakapagluto na siya. Medyo hapon na din kaya alam niyang gutom na ito. Tama ang hinala niya na hindi niya mapipigilan ang sariling angkin nito ng paulit-ulit pag nandoon na sila sa puntong iyon. Habang naririnig niya ang malamyos nitong ungol ay parang lalong tumataas ang kanyang libido. Mamaya, kakausapin niya ito para kumonsulta sila sa doktor para malaman nila kung ano ang magandang gamitin para sa family planning. Oo, gustong-gusto na niyang magkaroon ng anak. Naiinggit na din siya sa mga kaibigan na mayroong anak pero inaalala niya ang asawa dahil hindi pa ito tapos sa pag-aaral. Baka hindi pa ito handa doon. Ayaw naman niyang mahirapan ito at sisihin siya pagdating ng araw. Ayaw niyang tumigil ang mundo nito sa kanya. Gusto niyang mag-enjoy pa rin ito at abutin ang mga pangarap nito sa buhay. Ito muna ang magiging baby niya habang wala pa silang anak. "What the hell is happening to you, Catherine? Ano yan? Are you going to ruin your life? Akala ko ba hindi natin susukuan ang buhay natin?" Naiiyak niyang sermon sa kaibigan. Para itong lantang gulay na walang kabuhay-buhay. Para bang pinasanan nito ang mundo. Sinadya niya ito sa kondo nito dahil ilang araw na itong hindi pumapasok. Ni hindi niya ito makontak. Hindi niya alam kung ano nangyari dito. Nadatnan niya ang nagkalat na gamit sa loob. Mga bote at lata ng alak na wala ng laman. "Gusto ko nang mamatay, Monique. Hindi ko na kayang lumaban." Her voice was full of pain. "Why is the world so cruel to me?" She's sobbing. Niyakap niya ito. "Shh. What happened ba, ha? Tell me kung anong problema." She caressed her back to somehow leaven her feelings. Hinayaan niyang umiyak ito ng umiyak sa kanyang bisig. "Shh. Everything's gonna be alright." Paulit-ulit niyang bulong dito. "No. I don't know if I can face everything, Monique. Hindi ko kaya." Yumakap ito ng mahigpit sa kanya. "If something happened to me, please be brave at huwag mo kong gagayahin. Sorry kung mahina ako." May naramdaman siyang kilabot sa sinabi nito. "No, Catherine. Look at me. Anong pinagsasasabi mo? Magkasama nating lutasin kahit ano pa yan. Walang bibitaw, ha? Naintindihan mo?" Pinilit niyang pinapatatag ang kanyang boses. Hindi niya ito kayang pabayaang sumuko. "I'm pregnant, Monique." Basag ang boses na sabi nito. Nagulat siya pero hindi siya nagpahalata. "Sino ang ama, Kat? Tinakasan ka ba niya? Ayaw ka ba niyang panagutan?" Sunod-sunod niyang tanong sa kaibigan. Pero umiling lang ito. "Hindi pa niya alam." Bulong nito na parang nanginginig ang mga kamay. Hinawakan niya ang mga iyon. "Gusto mo bang samahan kita para sabihin sa kanya?" Masuyo niyang tanong dito habang tinutuyo niya ang luha nito. Pero umiling ito. "Hindi niya dapat malaman, Monique." Sabi nito na bumuhos ulit ang luha. Tinitigan niya ito. "Pero may karapatan siyang malaman, Kat. Siya ang ama kaya dapat lang napanagutan ka niya." Giit pa niya. Lalo itong umiyak. "You don't understand, Monique. Wala kang alam. Baka pag sinabi ko sa iyo, hindi mo rin ako maintindihan." Napahagulo ulit ito. "Then, sabihin mo sa akin ang lahat, Kat. Make me understand what you're going through. Alam mong mahal kita at kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan at alam kong ganun ka din sa akin." Sabi niya dito na umiiyak na din.
Please, hindi ikaw ito, Catherine. Sa ating dalawa, ikaw ang matapang. Marami na tayong nalagpasan na pagsubok at hindi ito magpapabagsak sa atin, ha? Kung ayaw kong panagutan, dalawa tayong magpapalakas sa anak mo. Tutulungan kita. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito. Hindi mo ako naiintindihan, Monique. Hindi ganun kadali ang lahat. Sabi nito na tumingin sa kanyang mga kamay. At anong gagawin mo, ha? Tatanggalin mo yan o magpapakamatay ka? Ganun ba, ha? Inis niyang tanong dito dahil sa nakikita niya sa kaibigan ay iyon ang binabalak nito. Hindi ito sumagot, kaya mas lalong lumakas ang kanyang kutob. Sabihin mong mali ako, Kat, dahil talagang masasapo kita pag ganun ang iniisip mo. Pinapatapang niya ang boses pero nakaramdam siya ng takot para dito. Yumuko lang ang ulo nito. Napapagod na ako. Catherine's whispered. She knew she was in too much pain pero hindi ito pwedeng sumuko. Nandito lang ako, Catherine. Tutulungan kita kaya please, huwag kang mag-isip ng kahit na anong ikapapahamak niyo ng baby mo. Ha? Hinaplos niya ang braso nito. Hindi siya pwedeng lumabas, Monique. Kung ako nga ganito kalupit ang mundo, paano pa kaya sa kanya? Nakita niya ang pagtigas ng anyo nito. Then, do not allow him or her to experience what you have been through, Kat. Believe me, you will be a good mother because you have already experienced all the hardships in life. At hindi ka naman siguro papayag na maranasan niya iyon. Giit niya sa kaibigan. Lilibakin siya ng mga tao, Monique. Believe me, he or she will gonna hate me someday at pagsisisihan niya kung bakit siya nabuhay. No, Catherine. He or she will be brave as we are. Karapatan niyong mabuhay. At kahit na ano pang iba to sa kanya ng kapalaran, pagsubok niya iyon na mas magpapatatag sa kanya. So let your child be born, ha? Panghihikayat niya dito. Malungkot itong napatitig sa kanya. Pag nalaman nila ang tungkol sa kanya, papatayin din siya, Monique. Papatayin nila kami. Kumunot ang kanyang noo. Sinong nila? At bakit nila gagawin niyon? May asawa na bang nakabuntis sa'yo? Sunod-sunod niyang tanong dito. Dahil si Daddy ang ama ng anak ko, Monique. Mahinang sabi nito pero daig pa ang bombang sumabog sa mukha niya ang sinabi nito at niyanig nito ang kanyang mundo. She gasped in shock. It was as if she had lost the ability to speak. Her mind couldn't accept it. Her brain does not seem to work. How? The first word she uttered when she regained herself from the shock. He raped me when I was 17. Sabi ko magsusumbong ako pero pinagtawanan lang niya ako dahil wala daw maniniwala sa akin. Tinakot niya ako na babaliktarin niya ang lahat at palalabasin niyang inakit ko siya. At pag nangyari yun, palalayasin niya ako sa bahay at sisiguraduhin niyang gagapang ako sa hirap. I was young then. Sanay ako sa luho kaya baka hindi ko kayang mabuhay pag nawala sa akin ang lahat. At alam mong makapangyarihan sila. Halos gabi-gabi siyang pumapasok sa aking kwarto, Monique. Binababoy niya ako ng paulit-ulit. Wala akong magawa kundi pumukha ka na lang sa kanya. Masinilaw niya ako sa luho para hindi ko na siya matanggihan. Hanggang sa nagustuhan ko na din ang ginagawa namin at nasanay na ako sa kanya. Until he found out na hindi niya anak si April at may ibang lalaki si Mommy. Galit na galit siya at harap-harapin niyang ipinakita kay Mommy na may namamagitan sa amin. Pag nalaman ni Mommy na nabuntis ako ni Daddy, papatayin niya kami ng anak ko. Dahil siya magiging tagapagmana ni Daddy. At tingin mo ba, kahit maging mayaman siya, matatabunan ng yaman niya ang katotohanan na ang lolo niya ay ang mismong ama niya? Napatulala siya sa sinabi nito. Gusto ko siyang ipanganak, Monique. Dahil lahat ng nangyari sa amin ni Daddy, ginusto ko na din kahit pabawal.
Di ko nga siya totoong ama at kahit kailan ay hindi siya naging ama sa akin, pero daladala ko pa rin ang pangalan niya at alam ng lahat. Sa mata ng lahat ay maku pa din siya. Napasa po siya sa kanyang ulo dahil parang pakaramdam niya ay nahihilo siya sa mga isinisiwalat nito sa kanya. Sa tagal nilang magkaibigan ay may ganoon palang pinagdadaanan nito. Pero mas pinili nito iyong sarilinin. Palagi itong masaya na parabang walang kaproblema-problema, pero ang bigat pala ng pinagdadaanan nito. Siya ang palaging dumadaing dito. Hindi niya alam ay mas mabigat pala ang kinaharap nito. Ngayon, sabihin mo sa akin, sa tingin mo, anong magiging buhay ng ano ko pag lumabas siya? Malungkot na tanong nito sa kanya. Hindi siya nakapagsalita.